sa ating mga mainit na balita ngayong Lunes ng tanghali. General community quarantine with heightened restrictions sa NCR Plus hanggang bukas na lamang. Bagong restrictions, sinasaang ipapahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang gabi. Kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na linggo, bumaba ng 3%. COVID-19 cases sa NCR Plus areas, malapit na sa safe zone ayon sa Department of Health. Pharmaceutical company ng Pfizer at Moderna may plano ng ibenta ang kanilang bakuna sa merkado. Bulkan Taal patuloy na nagbubuga ng sulfur dioxide. Mga residenteng nakatira malapit sa bulkan, pinagsusot ng face mask bilang proteksyon. Nominees na pagpipilian ng posibleng pambato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa darating na halalan, inilabas ng isang bayan opposition coalition. Ngunit ilan sa mga ito tumanggi sa nominasyon. At ASOP International Commemorative Album mapapakinggan na sa Spotify, iTunes at iba pang digital platforms. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 14, 2021. Ang atin pong Radio TV Mobile Booth ay kasalukuyang naririto sa Centuries Quezon City para sa ating balitaan ngayong araw. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hanggang bukas na lamang June 15, ang general community quarantine with heightened restrictions sa National Capital Region Plus. Inaasahang mamayang gabi ay iaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine status na ipatutupad sa rehiyon at iba pang bahagi ng bansa. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, malabo pa na luwagan sa modified general community quarantine ang status ng NCR Plus, lalo na at mataas pa rin ang COVID-19 cases dahil sa epekto ng variants. Naniniwala naman ng Philippine College of Physicians na hindi pa dapat luwagan ang umiiral na restrictions sa NCR Plus. Sa isang panayam, sinabi ni PCP Vice President Dr. Maricar Limpin na bagaman bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa NCR Plus kumpara noong Marso at Abril, marami pa rin mga pasyente ang nakalagak sa intensive care units o ICU ng mga ospital. Nakapagdala ng pagbaba sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Ngunit ayon sa Okta Research Group, mataas pa rin ang reproduction number o ang bilang ng hawahan ng virus. Para sa detalye, narito ang ulat ni Janice Inhente. Iniulat noong Sabado ng Okta Research Group na bumaba na ng 3% ang bilang ng naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na linggo. Ayon sa research group, bumaba ang 7-day average ng COVID-19 cases sa bansa ng 6,430 mula June 4 hanggang June 11 kung ikukumpara sa naitalang 6,699 COVID-19 cases noong May 26 to June 1. Habang mula sa 1.9, bumaba sa 1.2 ang reproduction number o bilang ng hawahan ng COVID-19 infection sa isang kaso na naitala sa bansa. Pero ayon sa research group, lagpas pa rin ito sa average reproduction number na 1, ibig sabihin, hindi pa rin pwedeng mag-relax dahil patuloy pa rin ang pagkalat ng virus. Samantala, nasa 27% na lamang na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa NCR Plus. Malaki ang ibinaba nito mula sa 94% na naitalang COVID-19 infections mula March 29 hanggang April 4. Samantala, nakikitaan naman ang pagtaas ng COVID-19 cases ang ilang probinsya gaya ng Dumaguete na nakapagdala ng 80% growth rate o nag-a-average ng 57 COVID-19 cases kada araw. Gayon din sa Tacloban City na tumaas ng 71% o 45 COVID-19 cases kada araw.
Nakitaan rin ang pagtaas ng hospital utilization rate na higit sa 70% ang Cagayan de Oro City, Iloilo City, Butuan, Tuguegarao at Cotabato City. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng Department of Health na epektibo ang pagpapatupad ng general community quarantine with restrictions sa pagbaba ng COVID-19 cases sa NCR Plus areas. Gayunpaman, patuloy naman ang pagtaas ng mga nahahawa ng virus sa Visayas at Mindanao Region. Kaya pakiusap ng DOH sa publiko, sumunod pa rin sa health protocols, lalo na't may banta pa rin ng ibang variants. Ang detalye mula kay Aiko Miguel. Tatagal na lang hanggang Martes, June 15, ang general community quarantine with heightened restrictions sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna o ang NCR Plus areas. Mag-iisang buwan na rin simula nang ito ay ipatupad ng pamahalaan. Sa restriction na ito, essential travel at limitado lang din ang capacity na pinapayagan sa transportasyon, indoor dine-in services, outdoor tourist attractions, religious at necrological gatherings. Non-contact sports lamang ang pwede, habang 30% capacity sa personal care services gaya ng salon at beauty parlor. Ngunit hindi pinapayagan dito ang pagbubukas ng entertainment venues gaya ng bar, concert halls, amusement parks at indoor venues ng iba't ibang aktibidad. Ayon sa Department of Health, naging epektibo ang pagpapatupad ng GCQ with heightened restrictions para mapababa ang kaso sa NCR Plus area. Nakita ho natin that from a talagang yung peak natin from March and April, talagang patuloy pong bumababa ang mga kaso. Ngayon po sa ating NCR, atin pong average daily recorded cases ay 1,000 na lang po compared nung tumataas sa mga kaso na 4,000 hanggang 5,000 per day tayo. Nakita rin ho natin na na-decongest natin ang mga ospital. Nakatutok din ngayon ang DOH sa labas ng NCR gaya sa Visayas at Mindanao Region na patuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases. Nakakakita po tayo ng pagtaas ng mga kaso, nakakakita po tayo ng mga pagkapuno ng ating mga ospital. So iyan po yung ating binibigyang tugon ngayon para po ma-manage po natin at patuloy ring bumaba, no? Mapababa natin ang mga kaso dito sa ibang lugar. Muli namang nagpaalala ang DOH sa publiko na kahit pababa na ang kaso sa NCR Plus areas, hindi pa rin dapat makampante dahil may hawaan pa rin ang iba't ibang COVID-19 variants sa Pilipinas. If the other regions are having this kind of increase in the number of cases, we have to treat this matter with caution kasi very fragile ang sitwasyon natin at maaring bumalik tayo uli sa dati kung hindi po tayo lahat mag-iingat. Pinag-aaralan pa niya ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung ilalagay na sa normal na GCQ ang NCR Plus bubble pagkatapos ng June 15. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuwelta si Davao City Mayor Sara Duterte sa naging pahayag ni Vice President Lenny Robredo kaugnay sa anyay na kaaalarmang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Davao City. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Sara na huwag nang magkomentaryo si VP Robredo kung wala naman siyang alam sa totoong sitwasyon sa kanilang lungsod. Ayon pa kay Mayor Sara, huwag gamitin ni VP Robredo ang issue ng COVID-19 surge sa Davao City sa kanyang pamumulitika. Dagdag pa ng alkalde, may karapatan lamang si VP Robredo na atakihin ang kanyang pagiging local chief executive kung talagang tatakbo na ito sa pagkapangulo. Depensa pa ni Mayor Sara, hindi dapat batikusin ni VP Robredo ang COVID-19 response ng Davao City dahil ginagawa niya nila ang lahat ng mga hakbang upang makontrol ang dumaraming bilang ng nagkakasakit sa kanilang lungsod. Plano ng mga kumpanyang Pfizer at Moderna na ibenta sa merkado ang kanilang COVID-19 vaccines. Ngunit, ayon sa Department of Health, kailangan muna ng mga ito ng full authorization ng World Health Organization bago sila makapagsumite ng aplikasyon sa mga bansa para magbenta ng kanilang bakuna. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live.
Aiko, kung maaprubahan ito, kahit sino na ay maaari na makabili ng mga bakuna? Lord, hindi pa maaaring makabili ng Pfizer at Moderna COVID-19 vaccines ang publiko, malibang sila nga ay mabigyan ng full authorization ng World Health Organization. Pangalawa, kapag sila ay fully authorized na ng WHO, kailangan pa rin nilang mag-submitay ng kanilang Certificate of Product Registration o CPR application sa mga regulatories ng mga bansa. Gaya nga dito sa Pilipinas, kailangan nilang mag-submitay ng CPR application sa Food and Drug Administration. Sa ngayon, sure, ang update ay nakapag-submitay na ang vaccine manufacturers ng Pfizer at Moderna sa WHO ng kanilang full authorization application. Ang mga vaccine manufacturer lamang natapos na ang kanilang clinical trial phases ang maaaring makapag-submitay ng full authorization application para payagan silang makapagbenta nito sa merkado. Paliwanag din naman ng DOH floor, kahit may CPR na halimbawa ang mga COVID-19 vaccines ng Pfizer, BioNTech at Moderna, na depende pa rin sa available na supply ng bakuna ang maaaring ibenta sa merkado at mabili ng publiko. At samantala naman, floor, ipinahayag din ng Department of Health na wala nang naka-impact sa warehouses sa AstraZeneca COVID-19 vaccine. 100% na naipamahagi ang 2 million doses na dapat ay mag-expire na sa June 30 at sa July 31. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Aiko Miguel. Natapos na ng Philippine National Police ang review sa kasong isinampa laban sa mga sangkot sa issue ng vaccination slot for sale. Lumabas dito na hindi dapat kabilang sa mga kinasuhan ang whistleblower na si Elaine Dizon Cabrera. Kaya naman ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang pagbawi ng kaso laban dito. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Ikinatuwa ng negosyanteng si Nina Elaine Dizon Cabrera ang pagbawi ng PNP sa kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng kontrobersyal na vaccination slot for sale sa Mandaluyong City. Sa Twitter post ni Cabrera, sinabi nito na kasabay ng Araw ng Kalayaan, nanalo siya sa kanyang laban para mapalaya ang katotohanan. Ang reaksyon nito ay kasunod ng utos ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar na bawiin ang kasong isinampa ng CIDG at ACG dahil napatunayang hindi naman ito ang nagbebenta ng slot para mabakunahan. Kasabay nito, inalis din sa pwesto ni Chief PNP si CIDJ Eastern Metro Manila District Field Unit Chief Lieutenant Colonel Arnold Moleta dahil sa command responsibility sa sablay na trabaho ng mga tauhang nag-imbestiga sa kaso. Sinabi pa ni Eleazar na dapat na magsilbing leksyon ang insidenteng ito sa mga tauhan ng PNP para gawin ng maayos ang kanilang mga trabaho. Matatandaang noong isang linggo, kinasuhan ng CIDG at ACG ng kasong estafa, paglabag sa Anti-Red Tape Law at Cybercrime Prevention Act of 2012, sina Sile Cedric Soriano Bonifacio, Melvin Polo Gutierrez at si Nina Elaine Dizon Cabrera. Sinabi umano ng ACG na si Cabrera ay nag-alok ng 50 to 100 vaccination slot kaya't isinama ito sa kaso. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, natapos na ang konstruksyon ng Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta Park. Inaasahang malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang bed occupancy rate sa mga city hospital sa lungsod. At para sa detalye, narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga manggagawang nagtulong-tulong sa pagpapatayo ng Manila COVID-19 Field Hospital sa Rizal Park. Ito ay matapos makompleto ang konstruksyon ng naturang pasilidad sa loob lamang na 52 araw kumpara sa target na 60 days. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, patunay ito na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa larangan ng pagpapatayo ng mga katulad na pasilidad. If China did it, if Italy did it, Philippines can do it also. Kaya itong bagay na kayo ay naging bahagi ng pagawaing bayan, ito ay kayo rin ay bahagi ng kasaysayan
na magaling ang manggagawang Pilipino. Mayroong kapasidad ang Manila COVID-19 Field Hospital na 344 beds para sa mga pasyenteng may mild hanggang moderate infection ng COVID-19. Inaasahang malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang bed occupancy sa mga city hospitals sa Maynila. On behalf of the people of Manila and to our medical frontliners na magkakaroon ng kaluwagan sa pagkilos sa kani-kanilang hospital, dahil dito ay makakaramdam sila ng at least kapanatagan. Ngayong buwan din nakatakdang agad na buksan ang COVID-19 facility sa Luneta. Kailangan nalang magsagawa ng dry run ang mga medical personnel na itatalaga sa pasilidad. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlaan ng Pilipinas nitong nakalipas na Sabado, kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga frontliner contra COVID-19 bilang modern day heroes. Kasabay nito ang pag-aayag na ipinatatayo na ng pamahalaan ng isang wall of heroes para sa mga healthcare worker na nasawi sa gitna ng pandemya. Narito ang report ni Rosalie Cos. Inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ongoing na ang construction ng Wall of Heroes sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Layo nitong kilalanin ang sakripisyo ng mga frontliner na nasawi sa pagganap ng tungkulin sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan ng komemorasyon ng 123rd Independence Day sa Malolo City, Bulacan noong Sabado. Meron tayong Wall of Heroes. At pumayag naman ang thank you for the gratuitous consent. Pumayag ang armed forces na magtayo tayo ng wall of heroes dyan sa ating libingan ng mga bayani. At lahat yung namatay, mga doktor, mga nurses, yung mga attendants ng nahawa ng COVID will be honored by their name inscribed in that wall. It is now being built. Binigyang diin ng Pangulo ang sinusuong na panganib ng mga frontliner kontra COVID-19 sa bansa. Kaya naman pinasalamatan nito at kinilala ang sakripisyo ng mga itinuturing na modern day heroes. As we commemorate this Independence Day, let us honor our modern day heroes, our healthcare workers, law enforcement officers, and other frontliners who have been instrumental in our fight against COVID-19 pandemic. Samantala, hinikayat naman ng punong ehekutibo ang publiko na kilalani ng kagitingan ng mga bayaning Pilipino sa pamamagitan ng small acts of heroism, lalo na't nahaharap ang mundo sa isang krisis. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ang Commission on Elections ng bagong guidelines para sa paparating na 2022 national elections. Kabilang sa nakapaloob dito ay kung papaano isasagawa ang mga kampanya at presidential debate sa gitna ng nananararanasan pa rin COVID-19 pandemic. Ang detalye mula kay Nel Maribuho. Patuloy ang ginagawa ng Commission on Elections na pagbuo ng new normal guidelines ukol sa 2022 national and local elections. Target ng COMELEC na ilabas ang bagong guidelines bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Regarding the new normal manual that we started working on last week, that work is proceeding. Meron tayong nakikitang mga glimmers of possible areas of regulation, but we would like to wait until we can release the whole thing, hopefully, certainly before October, no?
Nakapaloob sa binubuong panuntunan ang ukol sa pagsasagawa ng mga election campaigns, presidential debates, gayon din ang proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito ay upang matiyak na ligtas pa rin sa COVID-19 ang mga makikiisa sa 2022 elections. Ayon naman sa political analyst na si Ramon Casiple, dapat rin matukoy sa ilalabas na panuntunan ang regulasyon ukol sa paggamit ng social media platform ng mga kandidato para sa kanilang pangangampanya. Dapat supposedly, inano nila yan eh. Binaban kaya nila yan at saka pwede sila maglabas talaga ng rules. Ano? Mm-hmm. Ang kumilik naman ano yan eh, all powerful pagdating sa eleksyon eh. Pwede nga nilang ipagbawal yung mga kandidato magsalita sa social media kung gusto nila. Kabilang rin sa ilalabas na panuntunan ng COMELEC ay ang ukol sa news coverage ng mga mamamahayag para sa paparating na eleksyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas na noong Sabado ng Opposition Coalition na Isang Bayan ang anim na nominees na panggagalingan ng posibleng pambato nito sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa darating na halalan. Ngunit ilan sa mga ito ang umatras naman sa nominasyon, kabilang na sina Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at Senator Nancy Binay. At para sa detalye, narito ang ulat ni Dante Amento. Panalo ang taong bayan. Ito ang tiniyak ng Isang Bayan Coalition kapag nahalal ang kanilang mga kandidato sa May 9, 2022 elections. Noong Sabado, formal nang pinangalanan ng grupo ang anim nilang nominees sa pagka-presidente o vice-presidente. Ito ay sina Vice President Lenny Robredo, Senator Grace Poe, Human Rights Lawyer Attorney Chiel Jocno, Batangas Representative Vilma Santos Recto, dating Senador Antonio Trillanes IV, at si Back Party List Representative Eddie Villanueva. Pero kapansin-pansin na wala ang pangalan ni na Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at Senator Nancy Binay na unang inihayag ng Isang Bayan na kasama sa mga nominado. Ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, nakiusap ang mga ito na alisin ang kanilang pangalan sa listahan. Bagamat suportado anya ng mga ito ang hangarin ng koalisyon na magkakaroon ng isang line-up ng kandidato laban sa administrasyon. As for Mayor Isko Moreno, we initially included him because he was also interested. We have talked to him and he said he was interested. But the other day he wrote us saying that he wanted his name taken out of the list of nominees, possible candidates for President, and of course we respect that. Dagdag pa ni Carpio, kapag nakapili na sila ng opisyal na kandidato, tutulong sila para sa kampanya ng mga ito. At pag-uusapan din nila ang platform na gagamitin sa pangangampanya, lalo na ngayong may pandemya. We will take part in the campaign. Of course, the candidates belong to their own political parties. They will have their own political machineries. But we will put up a political machinery for Isang Bayan to campaign for the entire election slate of the Isang Bayan, from President to the Senate. Naniniwala ang Isang Bayan na makakakuha sila ng tulong maging sa mga malalaking negosyante pagdating sa pinansyal kapag mayroon na silang pinal na pambato. Nakikiisa po sa panawagang mamag-aisa, sabay ng pakiusap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang mag-usap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang din ang magkakaisa. Kung hindi tayo lilikha ng espasyo sa puso natin para sa iba. Ang 2022 elections ay ang pinaka-importanting yugto sa kasaysayan ng ating demokrasya simula ng 1986. Dito na nasalalay ang survival ng ating bansa. Kaya napakahalaga na manalo ang mga pro-democracy forces. At kami ay naniniwala na ang tanging binikulo para sa tagumpay nito ay ang Isang Bayan Coalition. Pero ang tiniyak ng Isang Bayan, lahat ng mga ito ay nakausap nila at pumayag na makasama sa listahan ng nominee. Pumayag sila na isama yung kanilang pangalan doon sa listahan na ininominate sa Isang Bayan. Pangalawa, na pumayag din sila na sila ay sasama at papaloob doon sa proseso na sinulong
ng isang bayan. At pangatlo, hiningi namin sa kanila na kung sino'y mapili doon sa mga nasa listahan, kung pwede nilang suportahan, encourage yung kanilang mga supporters na suportahan din. Lahat sila nagsabi na gagawin din nila yon. Samantala, bukas pa rin ang pintuan ng isang bayan para kay Senador Ping Lacson na maging isa sa nominee. Bagamat una nang tinanggihan ni Lacson ang imbitasyon ng grupo dahil sa pagtutol ni Nacarpio sa anti-terrorism law kung saan isa siya sa principal author ng batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang personalidad pa ang nakabilang sa mga pinangalanan ng isang bayan na posibleng maging pambato nito sa 2022 elections ang nagpahayag na rin ang kanilang pagtanggi sa nominasyon ng koalisyon. Alamin natin kung sino-sino sila sa ulat ni Harleen Delgado. Matapos i-anunsyo ng isang bayan ang kanilang napupuso ang kakandidato sa pagkapangulo at vice-presidente sa 2022 elections, agad na nagpahayag ng saloobin ang ilan sa mga nominado. Si Senator Grace Poe nagpasalamat sa tiwala, ngunit nilinaw na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo. Nais niya munang pagtuunan ang pagiging senador at pagtulong sa pagtugon sa pandemya. Sumabak na noon sa 2016 presidential election si Poe, ngunit hindi pinalad na manalo. Samantala, si House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto wala rin umanong plano para sa 2022 elections. Aniya, nakatuon siya sa pagtulong sa vaccination program at may mga gampanin din anya siya sa Kongreso na dapat tugunan. Samantala, ang human rights lawyer naman at dating 8 diretso candidate na si Attorney Chel Jocno, bagaman ikinagalak ang pagnomina sa kanya, sinabing hindi niya pinangarap ang naturang posisyon. Nakatuon umano siya sa ngayon sa pagbibigay ng libreng legal assistance at umaasang matutulungan ang masang Pilipino sa pamamagitan ng hustisya at pagtugon sa pandemya. Si Senator Joel Villanueva, na anak ni Sibak Parlos Representative Brother Eddie Villanueva, sinabing hindi sila interesado na pasukin ang pagkapangulo matapos ang trahedyang naranasan ng kanilang pamilya. Pumanaw ang asawa ni Brother Eddie na si Sister Dori Villanueva at anak na si Bukawi Bulacan Mayor Johnny Villanueva noong nakaraang taon. Samantala, sa kanyang programa sa radyo, sinabi naman ni Vice President Lenny Robredo na nananatili siyang bukas sa pagtakbo sa mataas na posisyon. Ngunit nanawagan nito sa koalisyon at mga taga-suporta ng oposisyon na maging inclusive upang makamit ang tunay na pagkakaisa. Nandito tayo sa sitwasyon na to, hindi dahil sa isang tao, hindi yun dahil kay Pangulo, pero dahil sa sitwasyon, kailangan natin yung intindihin. Kailangan natin intindihin bakit ba marami yung attracted sa Pangulo. Hindi ka, Eli, pwede sabihin na tayo lang yung magaling. Tayo lang yung, alam mo yun, tayo lang yung matino. Hindi pwede yun. Kasi pag pinag-usapan natin, ka, Eli, yung unity, hindi yun unity na mga pareho lang na paniniwala. Pero yun, pagbibigay yun ng espasyo para sa iba, na iba yung paniniwala. Una nang sinabi ng isang bayan na inisyal na listahan pa lamang ang inilabas na anim na nominado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin na mapagtitibay ang ugnayan ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Pangulong Duterte, mas mapapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng pagharap sa COVID-19 pandemic. Alamin natin ang detalye mula kay Rosalie Goss. Nagpalitan ng congratulatory messages sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin sa pagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanikanyang bansa. Magkasabay na ipinagdiriwang tuwing June 12 ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas at ang Russia Day. Sa mensahe ni Pangulong Duterte sa Russian counterpart, kumpiyansa itong magpapatuloy ang magandang ugnayan ng dalawang bansa, kabilang na ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Samantala, naniniwala naman si Russian President Putin na mas magiging mabunga pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Russia sa iba't ibang larangan. Hinihiling din ito ang magandang kalusugan at tagumpay ng Pangulo at ng mga Pilipino.
Noong June 2, ginunita ang 45th anniversary ng pagkakatatag ng bilateral relations ng dalawang bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, bubuksan ng Philippine Statistics Authority ang registration para sa National ID sa ilang mall sa bansa. Ngayong araw ay lumagda ang PSA at SM Prime Holdings ng isang Memorandum of Understanding para dito. Samantala, binuksan na rin ng PSA ang mahigit 200 registration centers para sa Step 2 o pagkuha ng biometrics ng mga aplikante. At mula sa Taguig City, may report si Marvin Calas live. Yes, Marvin, gaano ba karaming registration itong bubuksan sa mga mall at ito ba ay sa buong bansa lamang o sa NCR lamang? Yes, Joanne, ang target ng SM Prime Holdings ay sa buong bansa na makapag-set sila ng 100 malls para nga makapag-register yung ating mga kababayan, Joanne. Nagkasundo ang PSA at SM Prime Holdings Incorporated para sa mas mabisa at mabilis na pagkalap ng requirements ng mga nagpapatala para sa National ID. Dinalhin ito ni PSA Undersecretary Claire Mapa at maging ng mga president o presidente at ang mga shopping center management officials. Sa pamagitan ng ilang pasilidad ng SM Store sa bansa, mapapabilis nito ang proseso ng ID registration. Mayroon ng 53 malls nationwide ang nag-participate para dito, pero target ng SM Management na maabot nga itong 100 registration sites sa kanilang mga shopping malls. Taong na nito, binuksan din ng PSA ang mahigit 200 registration centers sa 226 cities at municipalities sa bansa para sa online appointment booking. Sa pamagitan nito, maaari nang makapag-set ng appointment schedule ang ating mga kababayan para sa kanilang step to registration ng National ID sa pamagitan ng pag-access online sa register.philsys.gov.ph. Nasa 12 million na Pilipino na sa ngayon ang nakakompleto ng step to registration. Pagkatapos mag-schedule ng appointment, kailangan na personal na magtungo ang ating mga kababayan dito nga sa mga centers na ito gaya ng mga ilalang pasilidad ng SM para makuhanan sila ng biometrics para sa registration. Ang step 3 naman, Joanne, ay ang kanilang delivery o yung delivery ng kanilang mga ID cards sa kanilang mismong residence o yung kanilang tahanan. Ayon kay PSA Undersecretary Mapa, sa ngayon mayroon ng 36 million na Pilipino ang nakakumpleto na ng step 1 registration process na isinasagawa ng PSA sa pamagitan niyan ng pagbabahay-bahay o di kaya yung online registration sa kanilang website. Nasa kalahating milyong national ID na rin ang nai-release ng PSA sa ngayon. So ngayon ay meron ng pinapaalala naman, Joanne, ni Undersecretary Mapa na mag-ingat sa mga naniningil para sa nation o dito sa national ID dahil iginit niya na libre ito at walang babayaran. House to house din ang gagawing delivery ng mga ID sa pamagitan niya ng PhilPost o ng mga LGU na nakakasakop sa mga lugar na ito, lalo na kung malalayo. Nagbabala din ng opisyal na huwag i-post sa social media ang kanilang mga national ID cards dahil naglalaman ito ng PhilSys ID number at control number na unique o nakalaan sa bawat ID card holders. Yan muna ang ating update, Joanne, live mula dito sa Taguig City. Yes, Marvin, after ba nitong nangyaring pirmahan ng Memorandum of Understanding ngayong araw, automatiko ba ito na magsa-start na agad yung operation ng National ID Registration Step 2 sa mga mall? At if ever na gustong pumunta ng ating mga kababayan na mag-undergo na doon sa Step 2, ano, anong oras ba yung magiging operation ng PSA sa mga mall? Yes, John, sa ngayon, mayroon ng nauna nang nagbukas ano ng mga SM binuksang pasilidad ng SM sa dito sa bansa at ngayon ay mayroon din silang binuksan na karagdagang 27 na facility at dito pwede na yan magamit ng ating mga kababayan ano yung mga naunang nabuksan. Sa oras naman, Joanne, ay usually
ang sabi ni Undersecretary Mapa kanina, usually kasi ay sinusundan lang din yung oras ng pagbubukas ng mall. Usually 8-hour window yan. At yung oras na yun, doon din maaaring makapunta ng mall at makapag-register yung ating mga kababayan. John? Alright, maraming salamat, Marvin Calas. Mayroon ng apat na bakuna contra COVID-19 sa Vietnam. Ito ay matapos aprobahan ng Health Ministry ng bansa ang COVID-19 vaccine ng